Ay, ay, sino ko dyan? Ay, fresh. Bush. Char. Ay. Hey, what's up mga honeybee? It's me again, Stephanie Friedel. And welcome to my channel. And today's video, gagawa lang tayo ng medyo short story and journey ko about my twins. Of course, my breast augmentation. So, ayun mga honeybees. Bago ko umpisahan yung video ko, make sure na naka-like, share, and subscribe kayo sa aking YouTube channel. And don't forget to tingalingaling the button bell para always kayong updated sa aking mga new videos. So, let's start. Bago pala ako mag-undergo sa aking surgery, kumuha na ako, kasi walk-in lang ako, kumuha na ako ng aking mga test sa dugo and about anything, kasi kung dun ka pa kukuha, pambalik-balik ka pa. I bought my silicone at Marikina or Rizal. And of course, ating famous na famous, Tatay J, Anthony Hoson at Renew Medical Clinic. Super legit. Shoutout pala sa mga doctors dyan and staff. Of course, napakabait po nila lahat. Sobrang alagang-alaga ka, parang mga nakshi nila. Especially kay Dr. George at syempre kay Doc Diego, yung nagtanggal ng ano ko, ng bomba. And of course, sa aking hobby na tuwan-tuwa yung mga staff kasi support daw yung asawa kong atang. So, I got my twins, Susie and Zet. Susette. Char. Joke yun. So, I got this last 2020, March 5. So, medyo, ano na kasi nun eh, medyo strict na rin yung mga protocol siya kayo mga pinatutupad kasi medyo ano yun. Since ano lang talaga, gustong-gusto ko lang talaga kasi advanced birthday gift ko to galing sa aking hubby. Shoutout pala sa aking napakala my beloved husband Mark Gerald na gumastos, nag-alaga / nurse / everything. Siya yung nagluluto sa akin ng that day. Kasi, halos 3 days akong timaka tayo, mga honeybees. Kasi, meron nakakabit sa akin na parang, kung tawagin ni Tatay J is bomba. Para ma-drain yung mga excess na kinabit sa'yo, in-inject sa'yo na, pampamanhin, anesthesia, and yung mga dugo para hindi siya so ayun nga I get South America this is 85k, pero may kung gusto nyo mag-upgrade meron silang Chile tsaka Venezuela yata. Then after kayo mag-undergo, pipicturan kayo, then i-assess kayo ni Tatay J. I-briefing kayo about those and ganun. Yung mga pwedeng mangyari. So, kailangan makinig kayo sa mga sasabihin niya para hindi kayo magkaroon ng something issues na wala pa namang ako naririnig, tsaka wala pa naman sabi ni Tatay J, wala pa namang buwabalik sa kanya na gano'n. Pero, like me as a pasaway na transiswang nyo, medyo matigas ang ulo natin. 3 days, naglalakad-lakad na ako go somewhere with my hobby kasi nga, syempre, bago lang kami dito sa Bulacan. So, ayun.
lagi kayong makikinig sa mga bawal kasi mahirap na mga sis. Ano to eh? Maselan na surgery. So, kailangan nyo siyang alagaan parang minyong mga babies. Like, kayong mga honeybee ko. Honeybees. So, merong 4 types ng technique kung paano siya inilalagay sa ating suzette. Akin alam ko is this is dito sa ilalim na usual naman na ginagawa. Ayan. I-google. Medyo maliwanag po. Meron yung sa kilikili, meron sa pusoid, and meron yung sa nipples. So, ayun na nga guys, mga honeybees ko. Nung nasa operating room na ako, napakabait ang mga doctors and nurses doon. Super alaga talaga ako. They treat you like a special talaga. Ma'am, madam. And natutuwa ako kasi gising ako noon nung inooperahan ako. Meron lang nakaharang na parang clot na parang hindi mo siya makita. Pero kinakausap nila ako. Sabi nila, ma'am, are you okay? Kasi wala akong reaction na pa... Alam ako nung ninagyan ako ng anesthesia kasi parang sinasaksak ka. Iniimbasa mo, ganun. Pero okay naman, kaya naman. Kasi sabi ng mga doctors doon, tsaka nurses, wala daw akong reaction kasi mataas yung pain tolerance ko. Kaya, go lang, laban. At suggestion ko pala dyan sa ating mga transiswang na nagbabalak mag-undergo ng BA, breast augmentation, wag na wag po kayong mag-undergo sa mga doktor kwak-kwak na i-injectan kayo ng kahit ano kasi maaring makakause yun ng kasi tatanggalin yun ni Tatay Jay na kahit saan kayo magpagawa, even not kay Tatay, kakayo din siya kasi baka maka-epekto sa implant. So, meron 2 types ng silicone. Ang saline and silicone gel. Yung saline, ayun yung mga sinaunang suset ng ating mga transiswang na para siyang yung bag din ng silicone na meron lang siyang parang maliit na dots. I-inject ka siya ng liquid salt water yata. I don't know. I-google nyo na lang. Hindi naman tayo si Kuya King para alam mo na. Tang lawin. So, marami na rin types ng ngayon. Marami lumalabas na brand types ng silicone gel. Merong gummy bear, tsaka, ewan ko. Hindi tayo nagdudunong-dunungan. Mahirap na. So, meron mga brand na yung pinakamaganda is Mentor daw. Mentor, Motiva. Ayun itong dalawang maganda. Then, I got is South America. Ayun nga. So, since ayun nga, may pasaway tayong, syempre, bilang illusionadong siswang before. Syempre, kailangan may bubis ka. So, nag-undergo ako sa Dr. Kwak-Kwak. Na doktor na sabi collagen gel daw. So ayun, nagpa one session lang ako and thanks God naman kasi nung tinatanggal nila, nung kinakayod nila, sabi ni Tatay Jay how many years na raw yung inject ko kasi still good daw, which is wow, thanks God. And nung kinakayod siya, medyo nahihirapan sila kasi medyo nakadikit na siya sa mga laman ko. Hindi naman siya 100% na nakayod lahat. But, thanks God kasi
yung, ayan. Ayan na nga po siya. Mga Zeus. Mga siswang. So, super happy ako kasi naging maganda yung ano, yung results ng aking twins na si Zeusy at si Zed. And, nalulungkot lang ako sa iba kasi may mga friends ako na nag-undergo sila ng BA and may mga issues kasi sa ibang doctors. Kasi before akong mag-ano, talagang nag-research ako. Nagtanong ako sa mga unang kasisi ko, mga siswang ko na meron ng BA. Nung talagang tinanong ko kung ilang years na sa kanila nakakabit yung implant. Para sure, diba? Then, ayun lang, nakakaano lang. And sure ko pala, ano pa lang. Nung 4 days, nung tinanggal yung bomba ko, so, nakahinga ako ng maluwag kasi, ayun lang na pang ano, kasi, ano pala yun? Mahaba. Nung hinugot, oh, ang sarap. Tapos, nung tinanggal siya, count uli ng ano 3 days bago tanggalin yung tahi naman, yung tahi mo. Then nakakasad kasi nung patanggalin yung tahi ko, oh my god, bigla naman siya nag-lockdown, yung talagang totally lockdown kasi ano yun eh, March 2020, ayun yung kasagsagan ng ano. So nagpunta ako sa malapit na hospital dito. It's just yung grace na napakamahal is po, tatanggalin yung stitches mo. Napakatagal nilang i-process. Nagantay pa talaga ako. Then, after 7 days, ayun, bilang isang pasaway na siswang, sabi ni Tatay Jay, wag na wag ko raw munang tatanggalin yung bandage kasi may tendency umangat yung silicone mo dito or boba dito. Eh bilang yung ano niyo sa swang niya pasaway. So bilang gusto kong i-show agad. Ayun. Buti naman maganda yung result. Tapos yung una medyo kinabahan ako kasi ala, ba't napakatigas? Parang muscle lang. So ano pala kasi yung balat ko nakaano pa, hindi pa siya nag-i-stretch masyado. Kaya, parang naka-flat pa. Nakalimutan ko, kailangan nyo rin pala siyang i-massage so, para lumambot. Since, one year na siya. Birthday mo! Yun, since 1 year na siya nung nag-undergoes ako March 5. So, ayun na. And that's for today's videos. Mga honeybees, hope you like it. And kung meron kayong mga suggestion or trip na gusto kong ipagawa sa akin, just comment down below lang. And parang awa nyo na, subscribe naman kayo, tsaka watch. So, that's for today's video. Hope you like it. Share lang mga honeybees. Bye-bye!